pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kalungpit longganisa. Matamis at mabawang. Mabenta ito sa mga Pinoy. Paano ito ginagawa at pinapasarap? Alamin natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang makakasama ko po ay galing po ng CNJ Kalumpit Longganisa. Kasama ko po ang kanilang representative, si Ma'am Charlene May Manlapig. Hello po. Hi, good morning po. Good morning, Ma'am. Ma'am, pag-usapan natin itong inyong produkto, ang longganisa. Maraming may gusto ng longganisa, pero napag-alaman ko may dalawang uri ng longganisa sa inyong lugar. Tama ba? Opo, opo. Dalawang flavor, ma'am, actually. Dalawang flavor. Ano po yes, ito, ma'am? Ang una, ma'am, natin is yung kung saan talaga kilala yung kalumpit, ano? Ito yung tinatawag natin, garlic longganisa. So, ang since garlic siya, main ingredient niya, ang nagpapalasa sa kanya po is bawang. Bawa? Opo. Yung pangalawa, matamis. Yun naman, may asukal siya. Pero hindi siya mabawang na asukal, ha? Kumbaga, parang made for kids siya. Pwede sa mga bata. Opo. Itong lugar nyo sa Bulacan, kasi ang alam ko na kilala talaga sa longganisa, Lukban, Nueva Ecija, meron din, lalo na Cabanatuan. Pero Bulacan, parang ngayon ko lang nadinig na meron pala kayong mga longganisa dyan sa area. Yes po. So, pinaka naging trademark siya eh, ma'am. Kumbaga, pag narinig mo kasi yung kalumpit, kadikit na niyan longganisa eh. Yun yung naging flagship namin dito. So, ayun po. So, talagang masarap din itong ano longganisa niyo dyan sa kalumpit. Dinadayo. Opo. Dinadayo po. Marami pong mga taga north, ay taga south, north, talagang dinadayo po ang kalumpit longganisa. Opo. Ma'am, paano nagsimula ang CNJ sa pagbebenta ng longganisa? Well, nagsimula po siya sa father side ko po is may mga relatives siya na nagbebenta po ng kalumpit longganisa. I mean, gumagawa din sila and then nagbebenta. So, nakita niya na maganda po yung kitaan nung time na yon. And then, kami po kasi, actually po, is working po yung parents ko. Ako din po nag-work. Kaya lang po, hindi talaga sumasapat po eh. Kulang pa rin kahit anong work. So, nag-isip po yung kami ng ibang source of income. So, since na-inspired po yung dad ko dun sa mga kamag-anakan din po, so, why don't we give it a try po? So, nagsimula siya. As in, talagang experimental stage po bago makuha yung lasa niya ngayon. Oo. Ayun. So, kailan po nagsimula itong CNJ? So, CNJ po started ng September 2018. Hmm. Ah, bata pa! Opo, kakastart pa lang niya. So, dahil since po kasi ngayon is pandemic po, almost all is online. Mm-mm. So, grinab po namin yung opportunity na yon para po makakuha ng mga buyers, resellers. And ayun, sa awa po ng Panginoon, naging blessing in disguise ang pandemic sa amin, is unti-unti siyang nakikilala, unti-unti siyang lumalago. Opo.
Ma'am, 2018. Yes, ma'am. Kayo nagsimula. Ang ASF, itong mga panahon din na to, nagsimula yung sa Baboy. Mm-hmm. Paano naging takbo na inyong negosyo? Kasi tumaas ang presyo ng Baboy nung pumasok tong ASF. Yes, ma'am. Actually po, sa mga panahon na yan, ma'am, ang mahigpit po kasi kami sa pagkukuha ng supply eh. Ang tinitignan po una namin is yung may approve po ng government. Ibig sabihin ma'am, may NMIS permits and the likes po. So kapag meron po noon, is naniniwala po kami na safe yun. Since na-check po siya and na-inspect po siya. Opo. Kaya sa inyo, parang quality din talaga. Pero tumaas ang presyo. Mataas ba ang presyo? Mataas, ma'am. Tumaas po siya nung mga panahon na yon. Mga panahon ngayon. Pero ngayon, bumalik na ba? Bumaba siya ng kaunti, ma'am. Pero hindi siya katulad nung nag-start kami ng 2018. Oo. Ma'am, ano ba ang itsura ng kalumpit na longganisa? Ano pinagkaiba na to sa ibang longganisa? Opo. Ang longganisa po ng kalumpit, ma'am, medyo malaki po siya eh. Ang size niya around 5 to 6 inches. And then yung old 5 peso coin, ganun po siya kalapad. Opo. So yung iba po kasi is maliliit lang, bite size, ganyan. So ang kalumpit longganisa po is malalaki po siya. Ma'am, yung sa lasa, sabi niyo garlic and hamon, parang hamonado yung isa, di ba? Yes, ma'am. Opo. Ano ang bestseller niyo? Ang bestseller namin, ma'am, since garlic talaga, ever since po. Maraming nagpupunta dito, na taga ibang lugar, taga south, ganyan. Hinahanap po yung bawang. Tinatanong ma'am ako, mabawang na mabawang po ba yan? Sabi ko, opo, mabawang na mabawang. Kasi yan po talaga ang trademark namin dito sa kalumpit. Ano-ano po yung mga kailangan natin na equipments naman sa paggawa ng longganisa, saka yung ingredients din? Well, of course po, yung improvements po, kailangan po positive or negative feedback po, open po tayo dyan. Well, of course, kapag kami nagsalita na ay kulang ka sa paminta, kulang ka sa asin, kulang ka sa ganito, ganyan, why don't you give it a try po kahit pa unti-unti lang para makuha nyo po yung tamang timpla. Timpla kasi oo. Po, doon po nag-uumpisa yung improvement eh. Kung makikinig po kayo sa mga taong pagiging nyo. Yung iba po kasi is, kung ano yung nagawa nila ng una, gusto ito na yun eh. So, kami po kasi is open kami positive or negative feedbacks po. And yung negative feedbacks po na yun is ginagamit namin to improve po yung produkto. Mm-mm. Oo, tama din naman kasi yun, no, makikinig ka dun sa customer, sa lasa na gusto nila. Yes, ma'am. Sabi nila, customers are always right eh, di ba? Opo, so, totoo kung yun. Ano din yung hinahanap nila, ibigay din natin bilang tayo yung mga nagpo-produce ng ating mga produkto. Pero sa equipments naman, ma'am, ano yung mga kailangan nating i-ready kung magtatayo tayo ng paggawaan na longganisa? Well, equipments po, ang kailangan lang natin dyan is yung gilingan. Gilingan ng baboy kasi ang longganisa sa kalumpit twice po siyang ginigiling eh para maging finish siya. Ah. Iba po kasi isa lang, di ba? Pero sa kalumpit dalawang beses po siyang ginigiling. And then ano lang siya, pwede ka nang mag-start kahit sealer, then yung ano lang, manual lang na isang malaking batsa or palanggana, pwede ka na pong mag-start. Yun lang. And of course, freezer. Kailangan ni pala yun para sa ating, para magkaroon tayo ng stocks, ma-maintain yung stocks freshness. Oo. Okay. Anong ginagamit nyo? Kasi diba ang longganisa, meron yung balutan eh. Anong ginagamit nyo dun sa balutan? Collagen? Bituka ng baboy? Ano ba? Ma'am, yung collagen, ma'am, is maganda siya. Although picture perfect siya talaga, na pantay-pantay, Instagrammable, pero hindi po kami gumagamit noon. Ang gamit po namin is yung natural hog casing po na bituka ng baboy. Dahil hindi rin po namin kinocompromise, ma'am, yung quality ng mga ingredients. So, nagbabago kami, ma'am, for improvements po. Pero hindi po for substitute kasi mas ano po siya eh, mababa po ang presyo ng collagen compared to hog casing na natural. Oo. Mm-hmm. Paano nga preparation dun sa bituka? Kayo na rin yung naglilinis niyan bago i-ano? Opo. Balot.
Well, of course po una, no, kailangan sanitize yung, malinis po yung paligid, yung area, well ventilated po yung area. And of course, yung mga tao po, kailangan nakapaghugas sila ng kamay, kumpleto sila sa mga PPEs, yung hairnet, gloves, apron, face mask, ayan. So kapag po, ayun na, nakaka-ready na sila, ang unang-unang ginagawa po dyan is nagtitilad po nung karne natin. Pagtitilad po nung karne, dapat, ano siya, mga ganyan siya kalaki. So ang ginagamit natin is yung tige po ng baboy or casing. Opo, yun po talaga yung nagpapasarap sa longganisa. Then after po ng pagtitilad, tsaka na siya gigilingin. Ayun po, pag nagiling na siya, lalagyan na po siya ng sangkap, haluin, and then gigilingin siya ulit. Ah, kasama no sangkap? Opo, opo. Yes, ma'am. Oh, hindi ba lasang malasa yun? Kasi yung sangkap mo kumatas na dun sa baboy. Mm-hmm. Opo, ma'am. Na ano na siya. Na parang namamarinate siya. Mm-mm. Habang tumatagal. And then, after po ng giling natin, tsaka na siya isisilid po sa casing. And then, tali, timbang, packing, then diretso po sa freezer natin. Oh. So, yun po ang procedure ng longganisa. Hindi ba mahirap gamitin yung ano, yung bituka ng baboy? Kasi hindi yan pare-pareho ng size, di ba? Merong size na malaki, biglang kikipot, iba na naman yung size. Hindi ba mahirap? Unlike yung sa collagen, sabi mo nga sa collagen, perfect yun eh. Sa sizing. Pantay-pantay. Well, of course, ma'am, ano, dito po kasi sa amin, is napapractice po kasi yung parang tinatawag na best practices po eh. Kumbaga sa tagal po, sa paulit-ulit na po na ginagawa po ng tao yon, nakukuha na po nila yung tamang technique ba? Yung malang nila is hindi na nila isasali. Kasi ma'am, pag maliit, hindi po namin sinasama yon. Kumbaga, tapon na po yon mati. Wala pong malilit. So, hanggat maaari po, sa pagkuha pa lang po ng supply, chine-check na po yung sizing. Yung inyong longganisa, walang kasamang taba? Meron po, meron. So, ang proportion namin is 70% meat, 30% fats po. Yung fats po naman na yon is para ma-maintain po yung juiciness niya and at the same time, hindi po masapal yung longganisa. Hindi siya matigas. Masarap siyang kainin. Oo. Ayan. Ma'am, nabanggit mo kanina na talagang naka-hairnet, naka-PPE, kailangan ng area well-ventilated, nakakapasok ang hangin, malinis. Saan kayo gumagawa ng longganisa? Meron po kaming maliit na gawaan, ma'am, dito po sa area po, sa kalumpang-kalumpit, ma'am. Kumbaga, likod bahay siya na bakanting lote, pinagpatayuan po ng maliit lang na gawaan. Ah, okay. Pero nakahiwalay sa bahay? Nakahiwalay, ma'am. Oh, talagang pinasadya niyo na meron kayong paggawa. Yung iba kasi, di ba, homemade sa bahay mismo. Ako sina mismo. Bakit nag-decide kayo na hiwalay pa sa bahay niyo yung paggawaan? Well, kasi po, in-anticipate namin, ma'am, na mag-click siya talaga eh. Positive thinking po, ma'am, na lalago siya. Kailangan lang talagang kapit lang. Kumbaga, dire-diretso lang. Mm-mm. Ayun, ma'am. Ilan po ang tao nyo pagdating sa paggawaan? Nagsimula po kami, ma'am, 4 to 6 po na tao. Ngayon, ma'am, meron na po kaming 15 na gumagawa. Uy, ang bilis. Bakit nakakailan ba kayo sa isang araw o sa isang linggo na ang gawa ng lupa? Sa isang araw, ma'am, mahigit siya 400 kilos. 400 kilos? Ganun po. Ka nalaki yung... 412 po, ma'am, exact. Pero nasa 400 na lang. Then, the 1 week, maabot po ng 1 tons. Oo. 1 ton. Oo. Kung pagka na-convert na natin yan into longganisa, ilan lang supot yan? Actually, ma'am, nasa ano po eh. Ang pagpapak po namin sa plastic is per 5 kilo. Per 5 kilo pa. So, sa isang freezer, kasha 200, then sa isang freezer, 100, then 100 din sa isang freezer. So, tatlong freezer lang po yung gamit. Oo, pero ang dami na agad ah, 2018. Opo, ma'am. Ganun ba kalakas ang ano, kalaki ang demand pagdating sa longganisa?
Actually, ma'am, ang target kasi talaga naming market is the resellers po eh. Kasi yun po talaga yung bubuhay sa business natin. Unlike po sa iba na retailers. So, pag retail, malaki ang kita, mabagal ang takbo ng business. Unlike po kasi kung ang target natin is wholesaler po or reseller po, mabilis lang po ang kitaan, kaya lang po, maliit. Oo. Ayun po. So, ando po, basta tuloy-tuloy lang po ng gawa, ganyan. Post sa Facebook, share post, ganyan po. Nakakabuhan po. Then so, hindi kayo nagbebenta sa palengke. Talagang online lang ang inyong bentahan. Tapos para kayo yung supplier, tapos yung mga reseller nyo na bahala. Opo, ma'am. Sila po. Kumbaga kami, ma'am, home base lang po talaga kami. So, ngayon, ma'am, hindi pa rin po namin kinuclose yung isip namin na lumabas. Kaya lang, sa ngayon po, home base pa lang muna. Pero maganda, ha, sa isang tunelada, sa isang linggo, na kaya. Opo. Sa awa po ng Panginoon, ma'am, nagagawa po yun. Oo. Si NJ ay 2018 daw nagsimula. Pero ngayon, yes, parang mag-expand na kayo in any time. Opo. Yun nga po, ma'am, masyado din pong mabilis. Since ito nga pong pandemic is blessing in disguise po sa amin. So, napakalaki po ng tulong. Lalo na po ng mga panahon na lahat ng tao gustong mag-resell. Lahat ng tao, lahat sila nagpo-post online. Ang hirap humanap po ng trabaho. So, ayun. Dahil doon, ang lakas po ng demand. So, post lang po sa Facebook ng ganito, ganyan. And then, dumadami po yung engagement. And then, sige po, ibigay po yung hanap ng customers. Basta po, wag nating sasara yung tenga natin kung ano po yung gusto ng mga customers natin. Oo. So, ayun po. And of course po, syempre yung quality, ano, hindi naman po tayo babalik-balikan kung ang quality natin eh hindi maganda. Mm-mm. Kasi kung iisipin mo, ang dami din talaga nagtitinda ng longganisa. Malaking competition, and sabi mo nga sa lugar niyo parang sa kalumpit, eh, kasunod na ng kalumpit, longganisa eh. Diba? Kung malaki yung competition. Opo, ma'am. Nung nagsisimula kayo, paano kayo nakipag-compete? Nung nagsisimula kami, ma'am, nagsimula po yan sa mga kakilala lang, ganyan, sa mga ka-office mate, sa mga kaibigan, alok-alok, nakakabenta kami. Napakaswerte namin, ma'am, kung makabenta kami ng 10 kilo sa loob ng isang araw. So, ayun po, minsan walang sales, zero, pero sabi nga, tuloy-tuloy lang. And syempre, open pa din sa improvement. Oo. Ayun po. Basta, ma'am, ang secret po is huwag kang titigil. Kung alam mo na may future ka dito, kung alam mo na okay yung produkto mo, tuloy mo lang. Mm-hmm. Kailangan may tuwala ka sa produkto mo, sa kailangan may tiyaga ka. Opo. Oo. Kasi hindi naman, ang investment pagdating sa pag-produce ng longganisa, magkano, gaano ba kalaki ang kailangan natin ilabas dyan? Well, ma'am, ang investment kasi namin is yung isang gilingan, nagre-range siya ng 15,000. So, maliit lang siya. And then, kung magsisimula ka ng 40 kilo or 30 kilo na longganisa, nasa 5,000 lang siya, ma'am. Oh, ang mahal pa ng baboy, di ba? No? Panahon na yun. Opo. Oo. So, kung mag-start po tayo ng maliit, so, pwede din po na kahit sa ano lang, sa kusina lang nga po, kahit sa ano lang muna, try lang muna natin. And then kapag nakikitang may room future, and then sige po, tuloy-tuloy lang po. Oo. Ma'am, meron dito ang tanong, kailangan po bang lagyan ng pink salt ang longganisa? Sa amin po kasi, ang gamit namin is rock salt. Mm-mm. Para din siyang, kasi nagsiserve siya as natural preservatives po. Hindi po kasi kami gumagamit ng other preservatives na hindi ko din po alam kung ano yun. Or yung mga extenders po natin na tawag, ganun, wala po kami noon. So, kailangan po lagyan ng salt para kumaba din po yung buhay ng longganisa. Ayan po, salt. Ang ingredients po is yung pork. And then, yung garlic. Then, paminta, and salt. Ayun po. Tapos, sugar konti sa matamis. So, hindi mo kailangan color pink yung salt?
Hindi naman po. Pero oh, parang mas meron kasi iba na parang dagdag value pagka naka-pink salt. Opo, hindi ko siya alam. Oo. Ay, meron pa namin straps. May follow-up question. Ano daw yung binder? Ang pinaka nagbabind lang sa kanya, ma'am, is yung casing. Ah. So, doon siya nahuhulma. Kaya po, gusto ko din po yung natural hug eh. Kasi, kumbaga parang nagsisink siya doon sa pinakalaman niya sa loob. Kasi po kapag ka, unlike po ng collagen, minsan may tendency po na sumabog, lumiit, or hindi edible yun, hindi makain. Yung natural po, hug po kasi, ma'am, is parang umakapit siya doon sa pinakabalat. So, yun po yung parang nagiging shape niya, nagiging binder niya. Saka, tama ba ako, mas malasa pagka ginamit natin yung bituka ng baboy kesa sa collagen? Opo, opo. Lumalabas po yung lasa niya, ma'am. Kasi po yung pinakabituka, ma'am, sumisipsip siya eh. Sinisipsip niya yung katas na kung saan parang namamarinate po yung laman niya sa loob na longganisa. Kaya habang tumatagal po, ayan, lumalasa siya. Basta, make sure lang na naka-frozen siya. Oo. Ma'am, sa inyo, paano ang tamang way ng pagluluto ng longganisa? Well, ma'am, kasi po, ang pagluluto, unang-una po, dapat is papakuluan natin siya sa half cup ng tubig, yung kalahating kilo, ma'am. So, tapos, bubutasan natin yung longganisa ng maliliit. Pwedeng tinidor or toothpick. Kailan dapat butasan? Pag kumukulo na ba yung tubig o pagkasalang pa lang? Pagkasalang niya, ma'am, pwede na siyang butasin. And then, kapag po kumukulo na, intayin lang po na, low fire lang po pala tayo para hindi po masunog yung labas. And then, kapag po medyo tuyo na po yung tubig, ako po kasi ang ginagawa ko is sin-separate ko po yung katas niya sa longganisa. Kapag, opo, kapag medyo malapot na siya, sin-separate ko po. And then, pipirituhin ko po yung pagdadagdag ng mantika. Dadagdagan ko po ng konting mantika. And then, after that po, kapag paluto na siya, medyo golden na yung kulay niya, golden brown, ilalagay ko po yung pinagkatasan niya. Ubos, kung ganun. And then, intayin ko lang pong konting matuyo, ayan siya. Mas malasa po siya. Napaisip ako dun sa ano ilalagay. Kasi ako, pagka nagluto ako ng ganisa, ipapakuluan ko, pag pumulo, saka ko bubutasan. Minsan tumitilansik yung mantika dun sa loob. Nung longganisa. Minsan naman, dahil late ng buksan, pag kumulo, nabibiyak na yung longganisa, sumasabog. Masabog. So, pwede pala na hindi pa kumukulo, pwede nang butasan. Opo, basta maliit lang po yung butas, hindi siya yung masyadong malaki or masyadong maliit. Oo. Takto lang sa tinidor. Tama, yung tinidor talaga pantusok dyan eh. Opo. Tapos, masarap din yan, yung natira mong kanin or yun yung ikakanin mo, eh yun na rin yung ipang... Ano, pansisimot mo dun sa kawali? Opo, ma'am. Malasang malasa. Ay, nako. Oo. Extra rice. Oo, mapapa-extra rice na. Ayan, ma'am. Ma'am Shirley, mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Sabi mo kasi may mga reseller na kayo. Saan na ba umaabot ang CNJ Longganisa? Yan, alamin po natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Charlene ng CNJ Galumpit Longganisa. Hello po. Ma'am. Good morning ulit. Yes, ma'am. Yung sa natapos nating tanungan, no, pinag-usapan natin pagluluto. Pero may tanong dito, bakit po mas mura ang longganisa kaysa sa talagang karne ng baboy? Paano po yun dumadami? At yung longganisa pa, ay paano po yun dumadami? Yung longganisa para hindi malupit. Ayun. Well po, ayan po ano, yung sa mga ingredients po natin ano. So, pinaka bukod po sa baboy, may iba din po tayong ingredients na nag-a-add up ng weight doon sa product natin. Especially po yung garlic po ano. Hindi man siya kasi dami ng baboy, pero almost
natin. Almost po na asing dami po ng baboy. And then po yung karne po kasi ang kuha na namin is bulk. So direct po kami sa katayan. Kaya nakukuha po namin siya ng mas mababa. Saka kasi na-process na rin, di ba? So, kesa yung bibili ka ng buong baboy, so, na nandun talaga lahat. Nandun lahat. So, may mga ingredients po na nag-a-add up dun sa weight. Kaya siya dumadami. Mm-mm. Ma'am, kanina nabanggit mo din itong mga reseller natin. Saan-saan na ba itong mga reseller natin? Saka saan-saan na umaapot itong CNJ, Kalumpit, Longganisa? Well, ang resellers po namin is nakakaabot siya ng Region 4, ganyan, Metro Manila, then Bandang Norte, nakakaabot ng Pampanga, Bataan. Pero before is Bulacan lang po talaga eh. So ngayon, ang nangyari po is simula nung nauso yung mga riders natin dyan, ma'am. So maraming salamat po sa mga riders. So hello. So sila po, nagbubook po ako ng... via booking po sa kanila and then naipapadala ko po sa within 120 kilometer po yung produkto ng longganisa. And aside po from sa mga riders natin, meron din po tayo na bus shipping papupung panorte. Kasi po ang sa ngayon, ang aming kaya pa lang na deliveran is Luzon. So, from Visayas and Mindanao, and we're still working on it po. Pero soon, very soon. So, ayun po, kapag papuntang Isabela, Pangasinan, ayan, pwede po tayong magpa-bus shipping po. Paano ang preparation nyo dun sa ano, sa inyong mga longganisa pagkababiyahe ng katulad ng sa Isabela, 18 hours ng biyahe na yan? Hindi ba masisira yung mga longganisa natin? So kapag po pag matagal ang biyahe natin, so kailangan po ang labas po ng longganisa natin dyan is frozen. At least po kailangan matigas na matigas siya and naka-icebox po siya. Naka-cooler and may ice po sa loob. Tapos naka-sealed po, selyadong selyado po. Ayun siya. So, pagdating ng Isabela, kahit 18 hours yan, since gabi naman po yung biyahe, hindi siya ganong mainit. So, pagdating ng Isabela, ano pa rin siya? Matigas pa rin yung longganisa. Saka umaabot na matigas pa rin, frozen pa rin. Opo, frozen pa rin siya. Kaya lang, basta po walang air na makakapasok doon sa icebox. Ano yun, ma'am? Yung, halimbawa, ako yung order sa Isabela, sagot ko yung shipping. Yes po. Shipping po, shoulder po siya ng mga buyers po. Shipping ng Isabela to, ay, Bulacan to Isabela, around magkano? Around, ano siya, ma'am? 1.5 po siya. 100 kilos na po yung capacity niya. Yan, tatanungin ko kasi syempre gumastos ka sa ship. Magkano ko naman pwedeng ibenta itong longganisa niyo? So kapag ganun, ma'am, i-add niyo lang po yung ano niyo. I-add niyo lang yung inyong cost and then add po kayo ng 30 to 50 pesos po per kilo. Hindi na po siya masama and hindi rin po siya over. So it's in the middle. Sa inyo, ma'am, taga-direct sa inyo, magkano ang inyong mga longganisa? Sa amin, ma'am, is 230 po siya per kilo. Pero nagbibigay kami ng discount kung maramihan, up to 225 po siya per kilo. Yung maramihan na to, gano'ng kadami to? Pag umabot sin ng 100, yun yung 50, 50 to 100. 225 po per kilo. 225 per kilo. Sa lugar ba ng Kalumpit, sa inyo na yung pinakamababang presyo? Actually, hindi po nagkakalayo yung price namin lahat dito. So, nakakatalo na lang po yan sa retails eh. Ang Kalumpit naglalaro siya ng 230 hanggang 260 po. Retail po yun. So, saka nagkakatalo na lang din yan sa lasa? Yes, ma'am. Oh, yung kalidad ng longganisa. Opo, opo. Ayun. Ma'am,
Pagka, ano, ang tawag dito, sabi mo kanina, ang machine natin, around na sa 15 na yung ating panggiling, no? Tama? Alin po, sorry? Yung panggiling natin ng ating mga meat, nasa 15. Apo, 15. Tapos yung ating meat ay nasa 5,000. So, mga around 20 ang ating investment. Wala pa yung labor doon, no? Wala pa. Sabihin natin, nasa 30 to 40,000 ang ating investment. Ang return of investment natin, kailan natin pwedeng makuha dito sa negosyong longganisa? Well, ma'am, yung return of investment natin, kaya natin yan ng 1 month po. One month, kaya po yan. Basta po, sabi ko nga po, tatrabahuhin natin yan. Iaalok po natin yan. 1 month or less po, bawi nyo na po yung sa giniling po. Yung sa gilingan na nilabas nyo. And baka makapagpundar pa po kayo. Basta lang, tuloy-tuloy, dire-diretso. And of course, sipag, tsaga, ayan. Magsasucceed po tayong lahat. Paano ang promotion natin yan, ma'am? Paano kayo nagmamarket? Ang market ko po is Facebook, ma'am. Lalo ngayon, almost all is nasa Facebook. So, may mga groups tayo dyan, mga buy and sell groups, ganyan. So, sa Facebook po, nagpo-post po ako ng pictures or videos kung paano ginagawa, ganyan, kung ano yung itsura kapag naluto. And then, share-share post lang po. Ganyan. And then, minsan, one time, na-try ko din mag-boost ng post. So, nakatulong din po yun sa engagement po ng mga customers natin. Oo, maganda din yung boosting dun sa ano, no? In fairness sa Facebook, ang dami niya talaga naabot. Lalo na, nakapasok ka ba sa marketplace? Opo, marketplace po. Dun sa marketplace ng Facebook, madami. Kasi ako, Santa Rosa, pero Nueva Ecija. Okay. Meron kami ding product. Ang nagtatanong sa akin, Santa Rosa, Laguna. Kasi na-confuse sila. Binus ko din yung product. So sabi niya, order po ako, ganito, ganyan. Saan po yung area nyo? Tapos sabi niya sa akin, Laguna. Sabi, Santa Rosa ka, diba? Nueva Ecija po ako. Alayo. Yun, opo. Ganun kalawak yung naabot ng ng mga Facebook. Boosting na sa sa Facebook. Opo. So, Facebook po. Opo. Yun po talaga yung main platform namin sa social media, Facebook. Ma'am, nabanggit din kanina na ang CNJ ay stand sa pangalan ninyong magkakapatid. Opo, yes ma'am. CNJ po is pinangalan sa amin ng magulang namin. Ako po yung C. Hi, Charlene. Then yung sumunod po sa akin, lalaki, si Nico. And then, Jermaine po yung bunso namin. Lalaki din po siya. Ikaw ang nag-iisang babae. Opo. Opo. Ay, yung mga kapatid mo may tumutulong sa negosyo? Well, sa ngayon po, yung mga kapatid ko is nagano sila. Ang focus nila ngayon is studies po talaga. So, ako pa lang po yung tapos. So, eto, ako ngayon yung tumutulong sa parents ko na mag-business po. Oo, at itong inyong recipe ay isang family recipe na, tama ba, 90s pa? Opo, opo, tama po. Kumbaga, matagal na po yung recipe, the idea was there, pero na-improve po siya ngayon lang, 2018. Ayun po. Kaya kung gusto niyo ng mga traditional na longganisa, no, yung talagang alam natin na kung 90s baby ka at nahanap mo yung lasa ng 90s longganisa, pwede-pwede itong CNJ. Ma, paano kayo kukontakin? Paano kami o-order sa inyo? Well, kung gusto po sa mga buyers po, sa mga interesado pong mag-resell or magbenta po ng longganisa, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page na CNJ Kalumpit Longganisa. Ayan po, pwede nyo rin po akong tawagan sa number ko na ito po, 0939-647-7044. So, ayan po. Ako po ulit, si Charlene. Ayan, thank you. Thank you po. Yes, ma'am. Thank you po sa inyong pag-share na inyong kaalaman pagdating po sa longganisa at sa pagnenegosyo pagdating sa longganisa. Nakakabusog tong episode natin, lalo na nung kuwento mo yung pagluluto, no? Opo. Maamoy mo siya, ma'am. May aroma siya kapag niluluto. Nagalagay din ba kayong laurel?
Hindi po. Garlic lang talaga. Garlic, opo. Bawang siya. Yung bawang namin pala, mama, isingit ko lang. Ano. Is Tagalog siya, ha? Hindi po yung malalaki. Yung maliliit. Maliliit lang. Yes, oo. Mas malasa po yun. Yun po yung gamit namin. Yan. Sige, ma'am. Maraming salamat po. And we hope na magtuloy-tuloy pa ang iyong negosyo. Susunod na pag-uusap natin, eh, mas marami na. Hindi lang Isabela. Buong Pilipinas, eh, kaya na nating suplayan ng longganisa. Apo. Maraming salamat po. In behalf of CNJ, I'm Shailene Manlapig. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, ma'am. At sa ating mga ka-agri, kasing bango nga ng agahan ng ating episode ngayong araw, mga ka-agri. Hindi lang sikat ang Bulacan sa mga pasalubong, ngunit sikat din sila sa longganisa. May hamonado at garlic flavor nga ito. Katakam-takam na episode na naman ang natapos natin, kaya tara na at magluto ng longganisa na pwedeng-pwede pang almusal, tanghalian, hapunan. At ito po nga ang agri ako dyan. Hanggang sa muli, agri ako dyan. Agri ako dyan.